We are back again, guys. Today is mag-upgrade na tayo ng ating antenna sa Piso Wifi. Ito na yung sinasabi ko na tatlong AP or multiple AP. Bali, yung gamit ko pa rin is Tenda. Na-explain ko na ito sa inyo, guys. Ayan. Ito, bali, apat na antenna, Tenda. Access point lahat ito. Tatlo din, yung isa is para sa P2P client natin, which is mamaya ikakabit ko rin. Papakita ko na lang sa inyo mamaya after ng installation. Yan, bali, tatlong antenna yan, guys. AP1, AP2, tsaka AP3. Then, wala kasi signal dito. Gagamit kami ng 936 modem tsaka antenna. Siyempre, kasama ko yung malupit ko na Trupa Pips. Shout out, man. Then, dito, tingnan nyo, guys. Dead spot pa rin to. So, update ko na lang kayo mamaya. So, ayun, guys. Tapos na yung ating setup and installation sa ating 3 EPs sa ating Piso Wifi. Successful naman ang ating pag-setup. Lahat naman is working, gumagana. Ang isa, dalawa at ang tatlo. Ang syempre, yung pangatlo. Lahat sila is working. Then, tenes ko na siya kanina. Wala namang naging problema. Medyo nahirapan lang ako sa pagkabit dahil gumagalaw yung tower ko, kaya medyo mahirap, pero so far okay naman. Ngayon, guys, is tignan nyo kung okay lang ba yung pag setup ko na to. Bali, yung sa taas, guys, is yung antenna yan ng modem ko dahil nga walang signal dito sa ibaba, sa taas lang. Then yung nakukuha ang signal is nasa positive 11 to 12 yung isa NR niya. Maganda na rin yun, dahil kanina habang sineset-up, nag-speed test ako na pumapalo naman ng 30 Mbps, 20 to 30 Mbps. So ibig sabihin, kayang-kaya na yun ng Piso Wifi na i-cater yung maraming customer natin. Then syempre, dahil natatlo yung antena natin na kinabit, kusaan nakatutok yung antena is doon talaga yung pinakamalayo niya na range, dahil itong si Tenda O3 is directional siya, guys. Yun nga, kung saan nakatutok, doon talaga yung malayo. So ginawa ko siyang tatlo dahil nga yung area dito is may mga tao pa doon sa kabila, pero hindi na siya maabot ng signal ng wifi, kaya ang ginawa ko talaga is tatlong antena. So tignan natin, guys, kung gaano nga ba kalakas. Subukan natin mag-speed test. So, connected ako sa Piso Wifi 3. Then, by the way, guys, iniba-iba ko yung SSID ng mga antenna natin para wala lang. Hindi, para mas alam nila kung saan nakatutok yung antenna. Kung halimbawa, Piso Wifi 1, Piso Wifi 2, o sa Piso Wifi 3. Kasi, bawat tutok ng antenna is may malalaman nila kung saan dapat sila mas magandang kumunik. Okay? Kaya ako nilagyan. Tsaka aside from that is, iwas na rin dun sa mga may alam na mga likot ng antenna, dahil may mga application na pwedeng ma-access yung antenna natin using sa application na pwede nilang gamitin. So kung may alam yung customer nyo, pwede nilang i-manipulate yung settings ng antenna mo. So kaya sa akin is prepared ko na lang na ibahin yung SSID ng ating antenna. Then yung binago ko lang dyan, guys, is yung DHCP nya is naka-off, tapos yung IP address is magkakaiba. Simula dun sa una, sa default nya na 2.1, ang sumunod dun is 2.2, sumunod 2.3,
Then may pang-apat pa ako na i-bridge mode. This yun yung 2.0. So yun guys, sana may nakuha kayong idea at natutunan dito sa video natin na ito, na kung saan is naglagay tayo ng 3 AP antenna. Sa mga gusto rin mag-setup ng ganito, pwede kayong magtanong, comment nyo lang sa baba para baka sakaling alam ko at masagutan natin guys. So yun lang, sa mga hindi pa subscriber is mag-subscribe na kayo dahil marami pa tayong i-explore dito about internet and Piso Wifi at syempre sa iba rin. So yun lang, see you in my next video. Ito yung mga legendary na gamer talaga dito sa pwesto sa Piso Wifi ko eh.